As mentioned, former Soljin, the South China Sea Ecological Center's report on the damage to the coral reef ecosystem in the Ayungan Shoal notes that the pollution that there is pollution in the area due to the BRP Sierra Madre's hull's corrosion and peeling paint. The China also paints BRP Sierra Madre as the culprit behind environmental degradation in the area, saying that soldiers stationed in that warship have been dumping sewage into the sea. First, how credible are the findings in this 27-page study? Well, as a lawyer, Kat, I don't know how credible this study is, but from as a non-scientist, I think that this 27-page study, which I have read thoroughly, seems to sound like the studies that we presented in the first arbitral case. So, as a lawyer, I welcome very much this 27-page study by two academic scientists of China, and my reaction is bring it on, bring it on. But what we should do in the Philippines is to file a second case so that we can have a forum, the same UNCLOS court, to validate this study, because this study is picayuni. This is a small part of the bigger environmental degradation caused by China to the West Philippine Sea. Ang pinag-uusapan dito ay isang kapiranggot na bahagi ng West Philippine Sea na inuukupa ng Sierra Madre. But ang mahalaga at ay, you know, when we filed the first case, walang ebidensya ang sinubmit ang China. Walang ebidensya. Sila ay hinanapan ng ebidensya ng tribunal. Wala. Zero. Itlog. Silts. Ngayon, meron silang dinulog na 27 page. And I am not a scientist. Dapat pag-aralan itong maigi. Pero ang hinakit ko, Kat, ay mandidibati tayo dito. Walang kinahatnan ito. Kasi debate tayo, spokesman dito, spokesman here. Walang mangyayari. Ang dapat ginawa ng Pilipinas ay ngayon, sa bukas, Kat, bukas ay pang-8 na adversaryo na ng panalo natin. Anong ginawa ng Pilipinas? Wala. Dapat ay nagdulog tayo ng bagong kaso. Sinama natin ang degradation ng kinos ng China sa mga artificial islands. Biro mo yun. Ang artificial islands, ilang hundreds of hectares ang sinira nila ng mga reefs natin. Ito ay kapiranggot. Isang maliit na vessel lang ito. Right. Attorney Hardeleza, before, I am glad that you mentioned that tomorrow is the 8th anniversary of the Philippines' arbitral victory against China in the West Philippine Sea. Because what do you make out of the timing of the release of this study? For all we know, everyone knows that the BRP Sierra Madre has been there for over 2 decades, 25 years to be exact. But why are they publishing these findings right now? Diba, Kat, is very obvious na ang tunggali natin dito ay doing disinformation. Sila ang nag-cause ng environmental degradation sa West Philippine Sea, ang Mississippi Reef, ilang ektarya. Ang ginawa natin dito sa Ayungin Shoal ay binara natin ang isang vessel, ang Sierra Madre. Sapagkat tayo ay pobre na nasyon, wala tayong kakayahan na mag island building. Sila nung ginawa ng China. Gumawa sila ng islands. Ang mga reefs ay nilagyan nila ng semento. Ngayon, ano ang damage diyan? Ano ang damage, sinatanong ko. Ngayon, anong ginagawa ng Pilipinas? Wala tayong ginawa. 8th anniversary na ng environmental ng panalo natin. Doon sa panalo natin 8 years ago, tomorrow, 8 years ago,
ang klaro sinabi na malaking danyos ang ginawa ng China sa mga ginawa nila sa island building. Anong ginawa ng Pilipinas? Wala tayong follow-up na kaso. Ngayon, tayo pa ang nababahala kasi may study daw, may study nga ang China, 27 page. Sa isang abogado, at ito ay hulog ng langit. Let's get this study and file a case and present this in court. Kasi ang maigi dito, parang, again, I am not a scientist, parang ang mga lahat ng mga sinasabi dito ng dalawang Chino na mga expert, ay yun din ang ebidensya na presenta natin. Ang methodology nila, parang, if I remember, parang yun din ang methodology ng mga experts natin noon. Yeah, sir, you feel that it was sort of copy-pasted? Literally taken from the Philippines playbook? Copy-pasted. I'm saying the methodology, I am not a scientist. I'm saying, you know, in the first case, we presented evidence of the environmental degradation. So, for example, Mischief Reef, okay? And then we presented evidence. Now, we presented evidence, we had measurements. Walang ebidensya ang China, okay? Ngayon, sa pagbasa ko, binasa ko ito word for word, cut 27 page. It brings back memories na parang ang methodology nila ay parang methodology ng experts natin. Mm-hmm. Nung ibig ko sabihin, as a lawyer lamang, kung tama ang methodology ng China ngayon, ay how about the methodology that we presented and we won the case 8 years ago. And ito ay kapiranggot, isang maliit na bahagi ng West Philippine Sea na nasa Ayungin Shoal. You can imagine the damage to the environment caused on this ship reef. 7 islands ang ginawa ng China. Yun ang ibig ko sabihin. Wag natin kalimutan na pag tinagisan tayo ng isang maliit na kapiranggot na ebidensya ng China, and then we concentrate on it. Ang importante, magdulog tayo ng bagong kaso, and then after 3 years, we will find out kung sino ang tama. Now, the worst that can happen here is that as a lawyer only, the worst that can happen is sasabihin ng tribunal, aha, tama nga sila, may damage nga kayo. Pero ano ang danyos ng maliit na vessel? Wala tayong sidira na reef dito. Mm-hmm. Ano ang danyos na caused by China? Yan. Right. All the environmental degradation they have done. We have done nothing. Sir, let me answer that question for you. According to research, it has been reported before that there is a reported 216 billion pesos annual damage in resources in the South China Sea due to activities. It has been well reported over the years, not only the building of artificial islands in parts of the West Philippine Sea, but also, sir, you saw how they got yung mga large clams at do they call it taklobo? Correct me if I'm wrong. Also, the damaged corals that were seen in some shoals recently. Now, my question, sir, is I knew and I understand that you have been pushing for the Philippine government to actually file or seek for compensation by filing cases in courts that have jurisdiction over China's assets. Take, for example, New York City, if I remember correctly, that was what you mentioned during the forum yesterday. My question, sir, is there actually a legal precedence for this kind of route to basically assure our authorities in the Philippines that this will be a viable option in terms of actually getting compensation for our damaged resources? Yes, as a lawyer, yes. And I'm prepared to sit down with you, but it will take a long time. Yes, the answer is yes. All right, sir, talk to us about the legal precedence. Ano po ba yung nangyari? Just so our viewers can understand na there is hope for the Philippines to actually get some sort of payment in exchange for our destroyed marine resources, rather. Papasimple lang yan, Kat. Kung ikaw ay may
ginawa na something na masama na will cause damage, hindi ba ikaw ay dapat magbayad? Ganun din ang ganun ang prinsipyo lang. Mm, pero sir, may jurisdiction ba yung mga ibang korte, not only in New York City but elsewhere in the world, sa mga assets ng China in their soil? They, can they easily elite those resources of a foreign government? Yes, ang sagot diyan ay yes, may jurisdiction. Ano ang may jurisdiction? Ang UNCLOS, ang korte na dinulugan natin, ng first case. So, bumalik tayo sa UNCLOS, kasuhan natin sila sa degradation na ginawa noong 2012. Okay? Yun ay klarong-klaro nasa desisyon na. Ngayon, idagdag natin ang nangyari since 2011 hanggang ngayon, hanggang sa bukas, kung ano man ang gawin ng China. Ngayon, pag ginawa natin yon, kasama na yung ebidensya ng China, yung sinasabi mong 27 page nila. Okay? Then, magpunta tayo sa sudado. After 3 years, I think, magkakadesisyon. Kung mananalo tayo, at palagay ko naman, mananalo tayo. Now, the next step is, ang UNCLOS ay walang jurisdiction to the grant damages. The next step is to go to another court to file for enforcement of foreign judgment. Yan ay alam ng mga abogado yan. Hindi ko alam bakit hanggang ngayon wala pang ginagawa ang Pilipinas. Yeah, as you mentioned, it has been 8 years already. Analysts have mentioned na ang isang alas or ang isang upper hand ng China against the Philippines is that they only have a single administration since several years already. It was only Xi Jinping who has been running their government. But in the case of the Philippines, we have shifting, changing administrations that pivots towards China or against China depending on their priorities. At this point in time, sir, midterm mark na, malapit na yung midterm elections natin. Would it still be wise for the Philippines to file a case now, considering na baka just like what happened in 2016, while the Aquino administration won this award, the succeeding administration, the Duterte administration, refused to enforce our victory? Alam mo, Kat, ang labanan dito ay 1,000 years. Yun ang sabi ng China. This is a long... This will all happen. We don't know the result. But ang importante, we should, sabi nga, light a candle now. Yun ang ginawa ni Presidente Aquino. Kung hindi dumulog si Presidente Aquino, hindi tayo nanalo ng malaking panalo. Ngayon, ang nangyari sa administrasyon ni Presidente Duterte, he was lukewarm towards it. Ngayon, anong gagawin ng administrasyon ni Mr. Marcos? 3 years nang nangyari, wala pa tayong follow-up case. So, kung mangyari na matapos na ang term ni Mr. Marcos, wala pa tayong follow-up case, ang gagawin ko na lang, I will still advocate. Kasi kung we had filed a case at the beginning of the Marcos administration, hopefully by this time, siguro may panalo na tayo. So kung may panalo na tayo, we can start kasi ang legal action ka, hindi katulad ng spokesman, sabihin mo lang, this is not no good, tapos na. Ang kaso, you have to present evidence. Yun ang ginawa natin, 3 years. 3 years bago tayo nakatikim ng isang panalo. Medyo matagal, pero slow but sure. Mananalo tayo. Kasi ang ebidensya natin, nakikita mo naman, again, ang island building ng China, buong island. At sa atin, kapiranggot lang. Ngayon, ano ba tayo? Kung umpisa natin ngayon, in 3 years time, we get a judgment. Kung manalo tayo, ang UNCLOS cannot enforce it. Then we go to enforce the foreign judgment. But kung manalo tayo ng malaki, siguro titino ng konti ang mga kalaban natin. Mm-hmm. And sir, what assurance do we have that even if we win a second case in a certain court elsewhere, what assurance do we have that China will comply? Because during the UNCLOS hearings, they simply snubbed the hearing and cast doubt doon sa arbitral court. Alam mo, Kat, ang labanan dito is magkano ang danyos na sa palagay mo na, sabihin ko kung we are in court, suppose sabihin ng China, ang damage niyo dito sa iyong insol is, for example,
$100,000. Okay, how much do you think can the Filipino lawyers prove na is the damage cost on the island building of China? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 billion dollars. Now, kung manalo tayo at sabi ko sa iyo, pabayaan mo na ang mga abogadong Pilipino, marurunong ang mga abogadong Pilipino. Kung manalo tayo ng 10 billion, 20 billion damage suit in New York, you think, hindi mag-uusap? Now, I will give you a good example. Ang Greenpeace, ha? Ang Greenpeace, alam mo ang cut itong Greenpeace, 'di ba? Ang ginagawa nila sa mga whaler, sa mga nangingisda ng balyena. Whale hunter, sir. Yeah, the whale hunters. This is an actual case. The Greenpeace leased a vessel in Denmark and then they harassed a Russian trawler. And then the Russian Navy, captured the Greenpeace lease. And Denmark sued in an international court on the ground na illegal ang ginawa. Now, of course, Russia did not hindi pinansin ng suit. But what happened last year? Inayos ng Russia ang kaso. They paid an amount kaya lang to have peace. Hindi na sinabi kung how much. Yun ang dapat gawin natin. Okay. Kasi we are a small country. We cannot fight tunggali natin, arm to arm. Spokesman to spokesman. Maubos ang spokesman natin. Maubos ang laway natin dito sa, every time they come out with something, we talk about it and then they go to the next topic. But sabi ko, walang kinahatnan ito lahat kung hindi tayo magto. Kasi ang case, alam mo, kung sabi ko nga, kung we are as strong as the United States, wala na tayong pinag-usapan kasi we just send the naval fleet natin. Sino ang magkyaw-kyaw sa atin diyan? Look at Indonesia. Nobody messes with Indonesia because they have a strong navy, they have a strong air force. Okay. Pobre lang tayo. Ngayon, ginawa na ang Ayong in Seoul. Mm-hmm. I feel bad sa Filipino. Maraming the Ayong in Seoul ang tawag niya, diskarte ng Filipino yan. Kasi we cannot build an outpost in the West Philippines. Kaya ginawa natin, binara natin yon to have a permanent outpost because you know that how much it costs to bring a vessel. Right. It will take 3 days, 4 days. It costs so much. That's why tayo Pilipino, wala tayong pwersa. Yeah. Ginawa natin yan. Now, of course, we have to litigate how much is the damage. But ang put it in perspective, the damage that we may have caused is picayuni compared to what the damage that this tunggali natin has done. Right. So please don't get about it. Right. A very spirited discussion and timely discussion at that here coming from former Solicitor General Francis Hardeleza. Unfortunately, that's all the time we have for this discussion today, but I look forward to hearing more from you as this issue progresses in the coming days. Thank you so much for joining us this morning, former Solicitor General Francis Hardeleza.